Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Maraming salamat, Hare. So magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. So sa oras na ito ay ako rin po ay magpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. So bago po ako magpatuloy, ay nais ko muna magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. At gayon din sa 5 Spiritual Mothers, 12 Tribes, 12 Apostoles, na kinabibilangan ng aming Regional King sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom. At gayon din sa kanyang reyna, Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa lahat ng mga provincial leaders sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok leaders. At ako ay nagpapasalamat at nagbibigay pugay sa aming mahal na Pangulo o mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa, na siya ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Reyambunansa, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. At orin po yung nagpapasalamat dito sa aming kapatid na nandito kami ngayon nagla-live sa Region 2 dito sa Province of Quirino, dito sa bahay ng aming kapatid na si Reyna Merlita Baltasar, gayon din kay Haring Rubel Baltasar. At gayon din sa aming mga kapatid sa ibang bansa, walang iba sa aming Reyna Shirley Del Rosario na nandyan po sa London. So magandang gabi, Reyna. At gayon din kay Prinsesa Claribel Baltasar, nandyan po sa Kuwait. Pagpalang gabi po sa inyo dyan. At gayon din sa aming kapatid dito sa Santiago, kay Reyna Luzbiminda Luceres. At sa lahat po ng aming mga kasama rito sa Province of Quirino. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. So ako rin po ay magpapatunay o magpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos na dinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Reyambunansa. Ang mga nakatagong lihim na hindi rin po na ipaliwanag ng ibang mga ngaral. Sapagkat sa panahon natin ngayon ay marami pong nananaliksik sa plano ng Diyos. So kailangan ay alamin natin yung katotohanan, no? At hindi lang tayo magbase sa sarili nating kaalaman, kailangan po natin dito yung plano ng Diyos na tayo ay makasunod, no? Mahirap po dito yung haka-haka, no? Maparusahan tayo ng Diyos. So ang aming ipinapahayag dito ay yung plano ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay itatayo sana niya sa bansang Israel, no? Yan. Dito niya sana itatayo, no? Ngunit hindi man po tinanggap
Itayo niya sana ang kaharian ng Diyos, no? Wala pong naniwala. Bagkus ang ginawa pa doon ay hinuli siya, no? Dinakip siya, pinarusahan, at ngayon ay nakapako sa krus. Hindi po nila naintindihan. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, ayon sa nakasulat sa Matthew 21:43 na ang sabi doon ay aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. Napakaliwanag po mga kapatid, bansa po ang sinabi. Yan. Sabi ng iba, ang kaharian daw ng Diyos nandoon daw sa taas. Layo yata yun ah. Saan kaya yun? Ilang miles kaya yan? No? Maniwala sana ako kung mayroong umakyat doon at bumaba at sinabi niyang andun ang kaharian. Maniwala ko siguro ako. No? So, kailangan po pag tayo po ay nangangaral yung katotohanan. No? Para malaman po natin ang plano ng Diyos. Napakaliwanag ang sabi niya, aalisin. No? Sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa o bansang nagkakabunga. Ang tanong mga kapatid, may bansa ba dyan sa taas? Walang bansa dyan, no? Iba dito daw sa puso, kansa, kasya bang bansa rito sa puso? So, hindi po naintindihan, no? So, ano ba ang katungkulan ng tao, mga kapatid? Para malaman po natin na mababasa sa banal na kasulatan na mababasa sa Ecclesiastes 12:13. Basa. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan, so napakaliwanag ang sinabi dyan sa banal na kasulatan. Kung ano ang katungkulan ng tao. Sumunod sa utos. Ang tanong mga kapatid, ano kaya ang mga utos? No? So ayon dyan sa banal na kasulatan, magbasi po tayo sa banal na kasulatan, hindi lang sa sarili natin kaalaman, mahirap po yun. Mababasa sa Marcos 12:30. Basa. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ayan. So narinig po natin na ibigin natin ang Diyos ng buong isip, buong puso, no? Napakaliwanag na kailangan nating ibigin ang Diyos. Unang-una yan, number one. Ng buong puso, buong isip. Para malaman po natin na tayo ay nakakasunod sa kanyang mga kagustuhan o kanyang mga batas. So ano pa ang mga utos ng Diyos? No? Ayon din dyan sa nakasulat, sinabi dyan, ipangilin ang araw ng Sabat. Mababasa po yan sa Exodo chapter 20 verse 11. Okay, basa? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat kinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ayan, so pinakabanal, sabi niya. Binigay niya sa tao ang anim na araw. No? Ayan. At ang pangpito ay pahinga.
Pahinga o sabat. Yan. Diba? At pinagpala, sabi doon sa at pinakabanal ang araw ng Sabat. No? Anim na araw na ibinigay niya sa tao. Yan. At ang ikapito, kapitong araw ay pahinga o araw ng Sabat. Ang tanong ngayon, mga kapatid, anong araw ba ang tao nagsasamba? Ha? Di ba nagsasamba ngayon? Sunday. Ano ba? Sa tao. Dito, sa Diyos. Sabi, Sabat. Dito sa tao, Sunday. May mababasa ba dyan na Sunday? Ba wala? Sabat. Ang sabi, isang araw. Dito sa tao. Isang oras? Dalawang oras. Ilang oras ang ninakaw mo sa Diyos? Sabi dito, isang araw. No? Dito, dalawang oras. Oh. Isang oras o dalawang oras, no? Eh dito pa lang. Ang sabi isang araw di 24 hours. Eh di nanakawan mo ng Diyos dito ng 23 hours. So, hindi po naiintindihan. So ngayon po ay patutunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Na mababasa sa banal na kasulatan sa Isaiah 2:4. Basa. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya ay hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak. Aba, upang maging mga subsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. Yan. So sabi doon, kanina ay tabak, subsod, sibat at karit. So, madaling ano, no? Basahin. Susun, ibat, kari. So, paano po natin ito mabigyan ng tamang kasagutan o kahulugan? Sapagkat ito'y ginamit ng Diyos na talinhaga o parables para mahanapan po natin kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Sapagkat ang Biblia ay mayroong apat na factors. No? So ang una ay history, pangalawa ay prophecy, pangatlo ay mathematics, at ang pang-apat ay siyensya or science. Para mabigyan po natin ito ng tamang kahulugan. Gagamit tayo ng mga numbers. No? So, ganito po ang hanay, no? Sa taong 1935, mga kapatid. Sino po ba ang umupong presidente rito sa bansang Pilipinas? No? So, walang iba ang ating Pangulo sa taong 1935 ay si Manuel Quezon.
So si Manuel Quezon ay nagtatag o nagbaba ng batas, no? Sa taon po itong 1935. Yan. Sa taong ito, sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas, siya ay nagtatag ng batas na tinawag na Article 3 Article 3 Section 1. Nang ibig sabihin, no? Nang bansa ay hindi laban sa bansa. O ang bansang Pilipinas ay hindi makipagdigma sa iba't ibang mga bansa. Ito po ang ibig sabihin niya, naghulog siya ng batas na Article 3, Section 1. So pagkalipas ng 35 years, no? So atin pong sukatin. So 50 7, bring down 19. Okay. 1970. No? Sino po ang umupong pangulo sa taong ito? Sa taong 1970. So walang iba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. So ang tanong, ipinagpatuloy ba niya ang isinibatas ni Manuel Quezon na Article 3, Section 1 na ang ibig sabihin ang bansang Pilipinas ay hindi makipagdigma sa iba't ibang mga bansa. So tunay na kanyang pinagpatuloy at ang kanyang nirevise, no? Na ginawa niyang Article 2, Section 3. Na ang ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay hindi makipagdigma sa iba't ibang mga bansa. So pagkalipas ng after 2 years preparation, no? So ulitin po natin. 2, 7, bring down 19. Ang sukat ay 1972. So ano po ang kaganapan sa taong ito, mga kapatid? So dito po nagdeklara ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ng martial law. No? Na ibig sabihin, kanyang pinapakumpiska ang lahat ng mga armas, mga baril na walang kaukulang dokumento o walang lisensya. Yung mga matutulis na bagay na nakakamatay ay pinapumpiska po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. So para matupad ang hula, so itong mga nakumpiskang mga baril na walang kaukulang dokumento ay ipapatapon sana ito sa gitna ng dagat. Ngunit nakita ito ng kanyang First Lady Ginang Imelda Marcos na ito po ay matitibay at makikinang, no? Para matupad ang hula na kung saan ibinigay ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So yung armas na nakumpiska ay dinala po ito sa tunawa ng bakal, no? Para matupad ang hula ng Diyos. At ginawa po itong tabak, sunsod, sibat, at karit. At hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin sa Bukirin.
No? So, ang tanong mga kapatid, saan ito naganap? So, walang iba dito sa bansang Pilipinas. No? Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako mahiyang sabihin sa inyo, isigaw man sa buong mundo ng bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat po sa gabing ito at nakapagbahagi po ako ng plano ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Est. So at siyempre, higit sa lahat ang aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At sa lahat ng royal family ng Riambunansa, so magandang gabi po.